Oreo na racing jacket. Feeling ko hindi mainit sa Pinas kaya ang dami kong jacket. Yo! Hey guys, it's me, Cedric. So welcome back to my Ding 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 channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking jacket collection. If you like to see my jacket collection, just keep on watching. And if you pa ako follow sa Instagram, make sure to do so. Ito siya, Cedric Salihio. And if di pa kayo subscribe, be sure to subscribe and hit the notification bell para di kayo makamiss ng video ni Kuya Ced. Kaya ayan, and if you want to help a brother out para meron pa tayong pambili ng jacket, don't skip ads. Kaya yan. Without further ado, let's get on with the video. Nakasando ko ngayon kasi I feel like the sando just hits different. Well, it's different. Normally ko naman ginagawa when I style jackets, nagsasando ako sa loob. So, you get the point. So, start muna tayo dito. So, yung mga nandito sa rack na to is yung mga favorites ko. I have a lot pa dito sa closet ko dito. Hey you, subscribe. Ang di mag-subscribe, di masarap ulam. First one is this para siyang windbreaker type na jacket from Regatta. This is in the size XL. Bigay sa akin to ni Liam. Lagi namin nadadaanan yung Regatta when we go to SM dito sa SM Pampanga. Tapos nakikita ko lagi to and I really wanted it. I don't know when niya binigay sa akin to, birthday pa or Christmas or whatever. For women talaga siya pero walang gender ang clothes, guys. Kaya let's not. So medyo cropped lang siya. Para siyang ka-size ng mga denim jacket. Hanggang dyan lang siya. I like it because it's yellow. Mukha ko yung mga lumilipad na ano. So ayan lang to. Regatta. Ayan siya. This will be a long video. Oh my god. Grab a snack. Kuha na kayo ng inumin nyo. Kasi feeling ko mahaba-haba itong video na to. Mahaba-habang inuman san. Not sponsored. Drink responsibly. So yeah, mag-shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa last video. So shoutout kay Sam, Tony, Lawrence, Bright, MM, Raymark, ESD, Franz, Mark Medina, Ven, Caleb, John Dave, Christian, Jester, JP, Daniel, Jerome, Nicole, Patrick, Mark Justin, and lastly kay Peter John. So ayan, kung gusto niyo ma-shoutout sa next video, mag-comment na kayo down below ng jacket. So ayan, kung gusto niyo ma-shoutout, mag-comment na kayo. And yeah, back to the video. I will try. If nahahanap ako ng mga links ng mga jacket na to, I will leave them down below. Pero most of this stuff kasi is vintage and ganon. Pero if wala, wala tayong magagawa. So next is this corduroy na jacket that I got from... Saan ko ba nakuha to? I think this is from Nushik. And I've been wanting a corduroy jacket. Yung pinapanood ko sa YouTube, naka-corduroy jacket siya na gantong-ganto. Ang ganda lang pang style, di ba? Corduroy lang siya, if you know that texture. Ayan. Ang tagal ko naghahanap nito and luckily may nag-sponsor sa akin. Kaya thank you po doon sa nag-sponsor. This is an Adidas windbreaker na kulay beige. Ayan siya. I got this from a thrift IG shop. So I think this is from Outbox PH if I'm not mistaken. You should go follow them. Kasi if naghahanap kayo ng mga vintage jackets, ganun mga thrifted na jacket. Binili ko lang to kasi neutral siya. Super nipis na lang. Pwede mong suotin sa Philippines kahit mainit. This is an Ambler Studio jacket. Ayan lang siya. Cream lang yung color niya. Tapos meron mga bear. Ang cute talaga ng Ambler Studio. So, Ambler Studio is a Korean streetwear brand. So, I got this from Style Up K. So, if naghahanap kayo ng mga Korean streetwear, ganun, Style Up K. I love it so much. Tapos, ang ganda ng tela niya. It's very soft. It feels like a hug. Astroworld na hoodie. Travis Scott ata. I think I got this from Mika Hernandez, MKH Goods on Facebook. Bebenta siya ng mga thrifted din na legit na mga streetwear. Most of my jackets are from her din. Ito yung back print Astroworld. I got this for a very, very good price. Kaya kinuha ko na. Medyo madami na siyang himulmol, pero at least Astroworld siya, diba? Balenciaga pullover. Ito, nakita nyo na to in most of my videos. I bought this from a Facebook group, All Lux PH. Cute lang siya. Wala, yun lang masasabi ko sa kanya. Cute lang siya. Cozy lang din. So next up is this fur jacket. Got this from, I think, Zaful. I feel like a walk
fucking teddy bear kapag sinusuot ko to. Tapos, ang soft niya pa, ang sarap niyang, ang sarap, ang pangan ng term. Ang ganda ng feeling niya, pag suot mo siya, pag malamig ha, kung hari naka-aircon, sa Baguio, ganun, pero pag mainit feeling ko, pag pawis, ay nako, this would be a nightmare to wear kapag pawis ka. Next up is one of my favorite pieces sa aking hoodies and jacket collection. This is my Fendi jacket. Ayan siya, super, super nice nito. And I got it for a steal price. Ayan yung likod niya. This is so nice. I've been eyeing this as nakakita ako sa pre-loved market. Grabe. I've worn this twice or thrice na. It's just a statement piece. Although, medyo maliit siya. I think this is in the size small. Saktong-sakto lang siya sa akin ngayon. I'm a Fendi type of guy talaga. I really, really love Fendi. Out of all the designer brands, I really love Fendi. This Fendi though, woo! Sheesh! I forgot the name nung nagbenta sa akin ito, pero sir, salamat po. Carhartt na hoodie that I got from Mika Hernandez again. So, ito yung branding niya. Very basic. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa kulay na to, pero grayish siya na brown. This is not a vintage jacket. This is actually from SNSE Wardrobe. Copy na siya nung vintage one kasi yung vintage one nito, grabe. Yung presyo, umaabot ng 30,000 pesos. You heard it right, 30,000 pesos. Pero ito, I got one na parang imitation lang nun. Ayan yung likod niya. And I just love the look. Girl, 30,000 for a jacket. My God. No, no. These two are my legit. Ito yung mga legit ko na racing jacket na super, super expensive. And ayan siya. Super bigat nilang dalawa. Vintage racing jacket na legit. Ayan yung tela niya kakaiba. Tapos yung embroidery, super ganda. I got this once again from Mika Hernandez. Sabi ko sa inyo guys, halos lahat ng jacket ko galing kay Mika Hernandez. So ayan, Miller Lite lang siya. Usong-uso ngayon yung racing jacket na pang streetwear because of Rachel Ruth. Kung kilala niyo siya. Sika siya sa Instagram and sa TikTok. Super nice ba? Diba? Ang ganda lang niyang pang style. Comfy naman siya suotin pero medyo mabigat. Ang bigat niya sa feeling. Malalaman yung legit because of this. Itong tag niya. Ayan, JH Design. Tapos meron din siyang logo dito. Yung may star. This is my holy grail. Super mahal na to, guys. I remember myself being very obsessed with Oreo. Lahat ng na-meet kong subscribers, inabutan ako ng Oreo kasi because they know how much I love Oreo. Oreo na racing jacket. This one naman, galing ko kay Future Rare sa Facebook. Sikat na sikat din sila kasi they are a supplier ng mga thrifted na jackets and hoodies. If gusto nyo mag-start ng ganung business, supplier sila yung Future Rare. Pero I got this kay Miss Future Rare. Holy grail to us in. Super hirap hanapin ito. Konti lang yung may ganto sa Pilipinas. Nabili ko dati yung kay Rachel Ruth kasi may ganto din si Rachel Ruth. Tapos binili ko sa kanya kasi taga dito lang si Rachel Ruth malapit sa amin. Kaso, crop top siya as in hindi ko kayang i-rock. Napilitan din akong bilhin yung kay Future Rare. Come on! Look at that! Sheesh! I'm never gonna let this go. Kahit may mag-offer sa akin ng 50,000 pesos para dito, hindi ko siya ile-let go. Yan yung tag niya. Baka may magsabing imitation lang to sa comments. Ayan. Chase Authentics na size medium. Buttons and yung logo. Naglipa na din kasi yung mga fake nito. Yung mga imitation. Yun nga, M&M imitation yung akin, diba? So, before we proceed to sa mga jacket na nandun sa loob ng closet ko, meron muna akong i-open na package. I got a package from St. Lion Perfumes. So, they sent me 2 perfumes. So, buksan natin sila, no? So this is their Poseidon perfume. Ayan siya. Ang cute naman kasi it comes in this box. Tapos meron sticker ng logo nila. And yung corresponding perfume na connected sa sticker. Kuwari ito si Poseidon. I think kasi may trident. Poseidon yung kanilang perfume. So let's first smell. Whoa, this smells so nostalgic. Ang fresh ng amoy. It's very airy. Merong slight citrus. Hindi siya super tapang. And hindi siya offensive na amoy. So next one naman is Zeus. So ito yung Zeus. Tapos ito yung Zeus na sticker. Grabe. This smells very masculine and strong. Mas
Mas gusto ko to, kapag dadaan ka, parang ang pogi ng amoy. Dominant yung amoy niya. Between the two, I like Zeus more, pero mabango din si Poseidon. Mga pa-sweet, mga pa-tweetums na guys. Bagay na bagay sa inyo yung Poseidon, pero if you like strong scents, itong Zeus ang bango. Thank you very much, St. Lion, for sending these. Kunin na natin yung sa closet ko, na super dummy pa. Bibilisan ko na, promise. Ito lang talaga yung gusto kong i-explain. This has been my ride or die jacket ever since I started this YouTube career. YouTube career? SM Youth denim jacket. If anything, one tip that I could give you is bumili kayo ng isang magandang denim jacket. Kahit ano yung suotin ko sa loob, it just makes my outfit super nice. Lagi ko itong pinang events, lagi ko itong pinang basta events, lagi ko siyang sinusuot. We have one more here, Adidas lang siya na windbreaker that I got from Baguio Night Market, 150 pesos lang. Pullover na blue that just says Arizona Vintage. The next one is from, I think, Zaful. Pakita nyo na din to many times sa channel ko, lagi ko sinusuot to. Meron na siyang mga stains kasi lagi kong ginagamit, pinanghaharabas ko siya. Tie-dye na hoodie. I think this is from New Chic. Hindi ko alam kung ano yung nakasulat. Polaroid pullover. Actually, this was given to me by Liam. Christmas ata. Favorite ng bayan. Favorite ng mga subscribers to eh. Lagi nilang tinatanong yung link. Lagi nilang ina-arbor. It's very different. Ang ganda ng color combo niya. Very retro. I forgot the brand that gave me this. Reversible siya. Ayan, pwedeng ito yung gamitin mo. Pwedeng ito. I love the versatility of this. If ayoko na ng red na outfit that day, babaligtarin ko lang, magiging green yung outfit ko. From Outbox PH. So, favorite ko sila, diba? Nakita nyo naman kanina. Parang track jacket lang siya na Puma na purple. Super nice ito. Hindi ko alam ba't walang bumibili nito. Kaya ako na lang bumili. Tapos, next naman is this Reebok one. Super nice lang ng mga jacket na to. So, next naman, I bought this from Vintage Wear Philippines. Ayan siya. X-Large. Streetwear brand din to, pero hindi siya masyadong sikat. Nakita ko kasi si Tony Labrusca nagsusot ng X-Large. Kaya bumili din ako. Feeling ko kasi Tony Labrusca, pero clearly not. Punta naman tayo sa aking mga yellow na jacket. Ito din yung pinaka-iconic sa akin, yung mga yellow kong jacket. Pero I've since disposed a lot kasi I don't wear yellow that much anymore. Camo lang siya. I think this is from Zaful. Ang tagal ko din naghahanap nito because of Billie Eilish. Kasi si Billie Eilish lang yung kilala kong artista na nag-wear ng yellow camo. Windbreaker na yellow that I got from Baguio ulit. I got this for 100 pesos lang. Hindi ko ma-let go to because this is the jacket that I wore nung very first YouTube fan fest na inatenan ko. Sa mga subscribers na nakamit sa akin doon, ito pa yung jacket na suot ko nun. Mustard na hoodie from H&M. This is actually given to me by my manager. Sir Matt, shout out sa'yo. Salamat po sa pagbili sa akin nito. Legit, nagulat na lang ako binili niya. We were walking sa, I think, SM North EDSA. Nakita namin to and I stopped. Binitawan ko siya kasi sabi ko, sayang yung pera. I was broke back then, as in. Super broke ako nung mga panahon na yun. Nagulat ako. Biglang kinuha ni Sir Matt. Dinala niya sa counter. Binili niya. Thank you, Sir Matt. It's still here, Sir Matt. Next is this denim jacket na yellow. Yes, denim siya. Binili ko siya kasi I thought I would wear it a lot. I've only worn it twice. Nung birthday photoshoot ko and nung mismong birthday celebration ko. Next up naman is another yellow hoodie na Justin Bieber. Ayan o, Bieber. Binili ko to from Kuya Miko from We Do It. Girls Supporting Girls hoodie. Merch ni Adeline Morin kasi I love Adeline Morin talaga so much. She is my favorite YouTuber of all time. Fans, pull over. This is again from Outbox PH. Kaya ayan. Ay, hiningal ako. Winter camo na jacket that I got from Baguio na naman. Super tagal na nito sa akin. And it has been my favorite jacket. And hindi ko siya ma-let go kasi gustong gusto ko talaga kasi yung camouflage na print. Next up is a denim jacket na white. Ginamit ko lang to when I attended my very first YouTube creator camp. Again from Outbox PH. Acne Studios lang siya. Jacket na zip up. Vintage Nike siya na jacket that I got from Mika Hernandez again. Meron siyang embroidered na mini swoosh dito. Jacket from Oxygen. I really don't wear Oxygen. I don't like the brand. Ito, maganda siya. Christmas gift siya sa akin ng pinsan ko. And hindi siya mukhang Oxygen. Zip up na black na jacket. H&M. Ang pinagkaiba nito, look at the length. Ang haba niya. So, if susuotin ko to, hanggang knees ko yung length niya.
combat na jacket na puffy. Tapos ganyan yung details niya. May mga nakasabit-sabit. Ang cool lang nito, very edgy streetwear. This is an anti-social social club. Ayan lang siya. Black lang siya, tapos white na print. Tapos ito yung likod niya. ASS. Salamat, Lord. Last one. Ang dami. This is actually a jacket from Thursday Girlfriend. Pre-love shop ni Rachel Root. Hoodie lang siya na may ganyan. Mukhang Polaroid dyan or Pantone. May mga butterfly lang na blue. Cute lang nito. Panerno dun sa Obsidian ko na shoes. So yun lang yung video na to. Sana nag-enjoy kayo sa aking hoodies and jacket collection. If meron pa kayong mga gustong i-suggest or i-request na YouTube video, i-leave nyo lang down below. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you did, make sure to give this video a big thumbs up, subscribe, and hit the notification bell para hindi kayo makamiss ng video ko. That's it for this video. Thank you guys for watching and always remember that it is okay to be a weirdo. Bye!